Yo, what's up mga kaibigan? Nandito na tayo magkwentuhan. Sa last 6 games ay lima dito ang pinagpahinga ni Luka Doncic at ang Mavs nga ay may record sa 5 games na ito na 4 wins and only 1 loss. Back-to-back games na din na namahinga si Klay Thompson, subalit hindi nga nila ramdam ang kanyang kawalan. In fact, sa pahinga nilang dalawa ay tila ba ay nakabelong ilang players tulad na lamang ni Spencer Dinwiddie na gumawa kahapon ng 21 points and 9 assists at 22 points 4 assists the game before that. Subalit ang kailangan natin titigan ng mabuti dito ay ang pwesto ni Klay Thompson sa starting lineup. Dahil pinili niya nga ang Dallas Mavericks ng free agency dahil sa kakayahan nito na magkampiyon at nangako ito sa kanya na bibigyan siya ng role bilang starter. At tinupad naman ng Mavs ang pangako na ito. Ganun pa man ay hindi na nga nakakagulat kung mapalitan nga siya sa starting 5 dahil walang rason na manatili pa sa bench na Najee Marshall. Sa last 4 games niya ay nagtala siya ng 26 points, 20 points, 22 points at 24 points on more than 60% shooting sa field and less than 30 minutes of playing time. Habang si Klay Thompson naman sa last 5 games niya nga ay nagtatala lamang siya ng 9.6 points per game on less than 30% shooting sa field. Well, shoe-in nga mga kaibigan sa lineup si Kyrie Irving, Luka Doncic at PJ Washington, habang interchangeable naman si Derek Lively at Daniel Gafford. So si Klay Thompson nga talaga ang posibleng mapalitan sa starting 5 kapag patuloy siya na nagkakalat, habang si Najee Marshall naman ay patuloy ang solid na performance. Kayo ba mga kaibigan? Sa palagay nyo ba ay dapat pa din na manatili si Klay Thompson sa starting lineup ng Dallas Mavericks? Habang kahapon naman ay natanggap ng Minnesota Timberwolves ang kanilang ika-apat na sunod na talo at ika-8 sa huling 9 na laro. Ang tanging panalo nila sa last 9 games ay ang game laban sa Phoenix Suns na walang KD at Bradley Beal at nanggaling pa nga ito sa game winner ni Julius Randle. So kung hindi ngayon na ipasok ni Randle ay hindi malabo na may 9 game losing streak na sana ngayon ang Minnesota Timberwolves. Tinalo sila ng Kings kahapon na walang DeRozan sa pangunguna ng 27 points, 12 rebounds and 5 assists ni Sabonis, 27 points, 8 rebounds and 9 assists ni Malik Monk at 26 points, 8 rebounds and 8 assists ni De'Aaron Fox. Si Anthony Edwards ay nagtala pa din ng 29 points, 5 rebounds and 5 assists, ngunit muli maalat ang kanyang shooting, only 9 of 24 shooting sa field. Bago nga siya matanong sa post-game interview ay inunahan na niya ang mga reporters. Ayon kay Edwards ay ano nga daw ang gusto nilang malaman, kung bakit nga ba sila basura o trash? Sinabi din ni Ant-Man na ang lambot nga daw ng team nila ngayon at hindi nga daw sila nakakapag-open up sa isa't isa, hindi nga daw sila nag-uusap. Parang mga bata nga daw kung umasta at tila ba ay may kanya-kanyang agenda ito. Well, ang Minnesota Timberwolves matapos na umabot sa West Finals ay inaasahan na kasama ng Dallas Mavericks at OKC Thunder ay aangat lamang sa West dahil sa unti-unting pagpasok ni Anthony Edwards sa kanyang prime. Subalit may record lamang sila ngayon na 8 wins and 10 losses at yan ang 12th sa Western Conference na napakalalim ng talento. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito?